Hi guys! Ngayon tuturuan ko kayo kung anong gagawin nyo kapag meron kayong mga natirang isda. Katulad nito guys, ito yung tira namin prito, galunggong. Ngayon, ang gagawin ko siya uling ulam. Ito yung mga gagamitin ko mga ingredients, yung mga gulay. Tara guys, samahan nyo ako sa aking pagluluto. Ito naka-prepare na lahat ng lulutuin ko. Ngayon gagamit ako ng kalabasa, sigarilyas, alokon, bulaklak ng kalabasa, patola at yung kamote. Ngayon gagamit ako ng 4 na tasang tubig para sa sabaw. Ngayon hihintayin ko lang hanggang sa kumulo yung tubig. Ngayon kumukulo na. Maglalagay ako ng bagong isda. Maglalagay ako ng 2 sandok na bagong isda. Yan yung mga ganitong bagong isda, hindi naman ganong kaalat. Ngayon, hihintayin ko lang hanggang sa kumulo. Ngayon, kumukulo na. Ilalagay ko na yung kamote. Isasama ko na rin ilagay yung kalabasa. Ngayon, hahayaan ko lang na kumukulo hanggang sa lumambot yung kamote at yung kalabasa. Ito, malambot na yung kamote at kalabasa. Ngayon, isusunod ko na yung mga iba pang gulay. Ngayon, ilalagay ko na yung alokon. Ilalagay ko na rin yung sigarilyas. Ganito, ilulubog ko yung mga gulay para sabay-sabay silang naluluto. Ngayon, isasapaw ko na yung piniritong galunggong. Ngayon, ilalagay ko na rin yung patola. Ngayon, malapit nang maluto yung mga gulay, ilalagay ko na yung bulaklak ng kalabasa. Kaya sa huli ko na nilagay yung bulaklak ng kalabasa dahil madali lang ito maluto. Ngayon, nahayaan ko lang na kumukulo ng ilang minuto para maluto yung bulaklak ng kalabasa. Ngayon malapit ng maluto, maglalagay lang ako ng konting seasoning granules. Konting pakulo na lang, malapit ng maluto. Ito na guys, luto na yung masarap na sinapaw na galunggong. Tara guys, kain tayo! Guys, please like, share, and subscribe.
At huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Bye bye guys! Thank you for watching!